mga dudes, it's Megan Jer. Welcome back again to the new episode with our vlogs. And for today's vlog mga dudes, nakikita nyo naman kung ano to. Nasa harap ko ngayon and I think may mga idea na yung mga kababatang 90s kids dyan. So yung gagawin natin for today's vlog, gagawin ko yung mga usual na laruan na nilalaro namin ng mga kabataan namin. Wow. Hacks kabataan talaga, no? So for today's episode, magiging Kuya Pochi nyo ako kayo mga dudes. So, Kuya Pochi. So, welcome sa Batang Patibot. Anyways, ito yung mga gamit o ito yung mga material doon sa gagawin nating car. Ito yung mga gamit o material mga updates na gagamitin natin para doon sa ating gagawin laruan para sa aking mga pamangkin. Hindi nila to alam and hindi nila na-experience, kaya kung gagawin natin para sa kanila mga updates and ma-experience din nila kung ano yung mga traditional na laruan na nilalaro namin nung aming kabataan. Nakas kabataan. So yung mga dudes, mga kabatang 90s kids, samahan nyo akong gawin yung ating kutsi-kutsihan. Bago tayo magsimula mga dudes, ipapakita ko muna sa isa itong ating mga gagamitin. So ayan, meron tayo ditong empty bottle ng pulbo. O meron tayo ditong Caltex, yan bottle, empty bottle. Meron din tayo ditong panula para doon sa ating gagawing gulong. So para matansya natin yung gulong nila, ayan. And yung barbecue stick, ayan mga dudes. Meron din tayo ditong nylon, panghila, and phosphor mga dudes. Ito talagang highlights mga dudes. So yan, chanelas. Malinis naman siya kasi nilinisan ko bago ko natin gagamitin. So ayan, make sure lang nasira talaga yung chanelas. So walang kapares yung gagamitin natin chanelas para hindi tayo mapagilitan mga dudes. Yung magiging gulong ng ating gagawin yung sasakyan. So ayun mga dudes, napakita ko na sa inyo yung mga gagamitin natin. Tara, samahan niyo ako. So ayan, mag-start ka tayo and unahin natin gumawa ng ating mga gulong. Kumuha din ako ng baso para masukat, para sakto talaga yung bilog. Ito yung magiging sukat natin ng gulong mga dudes. So ayan, susukatin natin yung magiging gulong. Ayan mga dudes, ito yung ating magiging gulong. So dapat magkapare-pareho sila para maging timbang dito. Ito yung magiging gulong itong ating gagawin sa sasakyan. So gagawa tayo ng bali apat na gulong. So ayan mga dudes, meron na tayong nasukat. So meron na tayo ditong apat na gulong. So unahin na muna natin ito mga dudes. Then after that, kapag ka nakasukat nyo na o nakagawa na kayo ng bilog doon sa bakanting chinelas, so gugupitin natin ito mga dudes. So sana talaga magawa ko ng bilog. Dapat siguro cutter yung ginamit ko, you know? Pero wala tayong cutter, kaya pagtsagan natin yung gunting. Ayan, bilog ba? So ito yung ating pang-apat. Ayan. Mahirap din talaga mga adults. So hindi din talaga biro yung aming kabataan. Kasi kami lang talaga gumagawa ng aming sariling laruan. Hindi gaya ngayon na lahat binibili na lang, gadget na lang sila. So kami talaga mismo yung gumagawa ng aming laruan. Depende na lang kapag ka rich kid ka mga adults. Wow! So yan, natapos na nating gupitin yung ating kunyaring gulong. So yan, meron na tayo ditong apat. Ang susunod natin gagawin is gagawa tayo ng butas dito. So apat na butas and ilulusot natin tong ating barbecue stick and para dito sa ating gulong. So napakasimple, di ba? So tabi lang muna natin to. Ito yung ating gagawin. So dito pala mga dudes, gagawa ako dito ng butas. So mahirap matansya, pero gagamit na lang tayo ng kandila para mabilis natin matusok o mabutasan itong ating empty bottle ng ating Caltex. So magsisili tayo ng kandila.
Paalala lang para dun sa mga batang nanonood o manonood dito ng ating vlog, magpatulong tayo sa mga nakakatanda sa paggamit ng posporo o gunting. Eh dito na lang yung ating gagawing pantusok dito. So dapat lagyan na muna natin mga adis ng pattern. Butas. Oh no. So gunting lang pa rin panggamit natin dito mga adis. So patayin na muna natin 'to. Dapat malaking butas yung gagawin natin para makaikot yung stick and makatakbo yung gulog. Sakto ba? Di pantay. Yeah, medyo pantay na mga dudes. Wow! Pero, takyan pa rin natin yung butas. Sana tama yung ginagawa ko yun. So magbubutas na naman tayo another butas dito mga dudes para dun sa unahang gulong nitong ating sasakyan. Sakto ba? Yung sakto. So ayan mga dudes, nakagawa na tayo ng ating pang-apat na butas. So ngayon ilalagay na natin tong stick natin dito sa ginawang butas. Tutusukin lang natin ito mga dudes. Tapos, ilalagay na natin siya mga dudes. Nice! Ready ako kampante din sa panghuling gulong talaga mga adults. So ayan. Ayan siya mga adults. Kukuha din tayo ng maliit na portion dito para kunyaring lock. Para hindi matanggal itong ating gulong. Nice! Okay. Sukatin lang muna natin mga dudes. Hindi pa naman siya yung final. Tingnan natin kung aanda. Oh. Woo! Ayan. So, naikagit na natin yung limang gulong niya mga dudes. So, ngayon, gagawa tayo ng lock dito sa bawat dulo niya. Para hindi matanggal yung ating gulong. Ay mga dudes, sinagawa na natin yung ating lock para sa ating gulong. Lalagay natin. Siya na mga dudes, nalagyan na natin yung dalawa nating gulong. So, proceed tayo dito sa pangatlo at pang-apat nating lock. Papatulisin natin kasi hindi siya na napasok. So after that, gupitin natin yung bawat dulo mga dudes. Nice! So ayan, natapos na natin itong ating sasakyan. Natapos na natin lagyan ng gulong and ngayon is ilalagay naman natin itong nylon para dito sa kanyang harapan para doon sa
hawakan o hilahan. Ayan. So ilalagay natin siya dito sa pinakadulo niya para madaling hawakan at madaling mapandar itong ating sasakyan. So ayan, tapos na natin siya. So ilalagay lang muna natin ito din. Hindi siya tayo maamit. Dudes, nabutas ang una and ipapasok natin itong ating nylon. So ayan. So ibabalik ulit natin siya dito maamit. Ayan, thank you for watching mga dudes. Tapos na natin gawin and alam ko nakarelate sa atin yung mga batang 90s kids dyan na gumawa din ng ganitong sasakyan and yan, napaka nostalgic nung feeling na balikan tong ginagawa namin ng mga kabataan namin, mga kabataan talaga. So ayan mga dudes, thank you for watching and sana natuwa kayo dito sa ginawa ko. Thank you for watching mga dudes and please do subscribe to my YouTube channel and please ring the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na vlog na isi-shoot ko dito and comment down below sa mga suggestions and gusto nyo ipagawa sa akin. So ayan mga dudes and batang 90s kids, ayan, thank you for watching, bye bye.